Bueno, magpapatuloy tayo mga kaibigan. Itong si Mayor Isko Moreno ay nagdeklarang tatakbo, di ba, na presidente. Nauna na si Lacson, puro deklarasyon pa lang ito. Si Isko Moreno, ngayon, noong isang araw naman, si Pacquiao. Ngayon, itong si Isko Moreno, sinasabi niya na na dumideklara na siya tatakbong presidente. At ang kanyang vice president, ito may vice president na eh, na sinasabi. Eh yung doktor daw yun, si Willie Ong. Ha? Eh ano ito, kumandidato na senador ito eh, nakaraan. Pero wala eh, mga kaibigan. Kasi hindi pa naman nasubok ito eh, di ba? Nasubok ito sa Facebook. Ha? Doktor ng Facebook ito eh. Oh, produkto ng Facebook, mga kaibigan. So yun ang katandem daw ni Yorme. Bigla ko nahulog sa upuan, mga kaibigan, dahil ang vice president eh wala eh. Walang track record kung hindi panggagamot. Eh natural lang 'yung panggagamot, 'di ba? Pagpapayo sa kalusugan. Kasi po, yung pagpapayo sa kalusugan, trabaho rin ng doktor yan, di ba? Oh, eh wala namang extraordinary para masabi natin, eh ang hangad pala nito talaga, kumandidato, mga kaibigan. Kaya pala, ginagamit niya yung social media platform para sa kanyang pagtakbo, hindi para talaga manggamot. Eh wala namang extraordinary doon sa kanyang trabaho bilang doktor para ika nga po, eh bigla na lang, eh kakandidato ka. Ha? Kasi ang hinahanap nating track record, yung kakayahan, di ba? Sa gobyerno, pamamahala sa gobyerno. Kasi kung doktor, marami namang gumagawa niyan eh, yung nagpapayo rin, di ba? May mga ibang doktor eh, iba-iba yan eh. Mga kaibigan, yung iba, negosyo, di ba? Ito nga, negosyo ngayon ito, daming produktong ini-endorse niya, di ba? O siya ang endorser. O bigla na lang papasok sa, ano yan, sa Facebook mo yan eh, di ba? Kahit hindi naman kuwan eh, yung pala, produktong binibenta. O, eh ngayon, muntik nga tayong mahulog sa upuan. Dahil sa napiling vice presidential candidate ni Mayor Isko Moreno. Ha? Alam nyo, pakiwari ko kasi dito, wala pa namang sigurado dyan eh. Yan ho ay deklarasyon pa lang. Wala pang official dyan eh. Kasi ang official, kapag ka sila ay nag-file na ng kanilang certificate of candidacy. Although, kahit nag-file ng certificate of candidacy yan, eh hindi mo pa rin masasabing didiretso yan eh. Di ba? So, pwede pa silang umatras. Di ba? Pwede pang mag-slide down. Di ba? So, marami pang pwedeng mangyari. Ha? Hindi pa natin alam. Dahil sa 8 raw nakatakda naman yung anak ni Digong nyo. Di ba? Na wala rin namang naipakita pang husay ito o anumang track record kundi yung apat na sapak, ha? Nung sapakin po yung sheriff doon sa Davao, di ba? Yun lang eh. Pero sa handling ng COVID, bagsak eh, di ba? Sa kriminalidad, bagsak. Mga kaibigan, wala eh. Ang tanging ipinagmamalaki, anak siya ni Digong nyo. Eh kung ako yan, kakahiya ako pa nga yan eh. Di ba? Na ako tatakbo dahil sa tatay ko. Sabi ko sa inyo eh, mas magandang hindi sila na pag-uusapan kasi wala nangyayari. Akala nila pag-uusapan yung pagpapail nila, tinan nyo si Pacquiao, pinag-uusapan ba? Hindi rin eh. Di lalo itong kay Mayor Isko Moreno. Kasi nga po, hindi pa naman ito pinal.
Marami kasing nagsasabi, bakit si Vice President Lenny Robredo hindi pa nagdideklara? Eh sinabi na niya mga dahilan eh, di ba? Yan, pagka yung ganyan, narinig mo sa media mo narinig na, bakit kaya si Vice President Robredo hindi pa na gano'n, nakakainip naman. Eh iba ang ano nun, iba pakay nun. Ang pakay nun, magkapera. Eto nagdeklara, eh bay, nagmamadali yan kasi, ano eh, yung suporta, yung financial support, di ba? Sa kanilang pagtakbo, eh baka dumagsa. Ha? Eh sinasabi nga nung ibang kandidato, negosyante si ganito, ha? Negosyante, lagayan na ng pondo, bibigyan na yan ng pondo, marami ng pera yan pagka nagdeklara. Tingnan ninyo si Vice President Lenny Robredo, maingat siya eh. Di ba? Ang gusto niya ay sigurado yung pag dineklara niya ang kanyang sarili ay hindi na siya aatras. Ha? Wala nang compromise yun. Dahil hindi niya kayang talikuran yung mga naniwala na tatakbo siya. Yung mga umasa. Tulad natin, maasa tayo sapagkat sa pagkakaalam natin ay siya lang talaga ang may maayos na track record, mabuting track record, ha, ang pagbabasihan. Alam nyo, hindi na ho ito panahon na magbasi tayo sa winability ng sinasabi. Yan ang dahilan kung ba't kumandidato si Pacquiao eh. Kawawa ito si Pacquiao, mangyayari dito kapag ka nagtuloy-tuloy ng pagtakbong presidente yan. Mas kawawa ang aabuti nito kaysa kay Fernando po. Itaga nyo sa bato. Puro walang yan, kasama niyan eh. Mga kaibigan, puro trapo yan eh. Nagutom na gutom. Ha? Yung iba dyan, di napuesto rito eh. Diba? Kasi simula pa lang, eh, makikita nyo, si trying hard lang si Pimentel eh. Diba? Si Coco Pimentel, walang alam eh. Mga kaisa pang walang alam yan eh. Oh, eh isipin ninyo, yung tatay niya, nag-Fernando po rin yun eh. Diba? Ano nangyari? Nung talo na si Fernando po at dinaya, wala na sila eh. Nagsibata na sila. Ultimo niya si Soto, si Tito Soto, diba? Siya campaign manager. Sinikmuraan ni ano, ni FPJ sa likod ng entablado sa galit sa kanya ni FPJ, di ba? Oh, sa isang sorti. Oh, nagkwento sa akin eh, si Chapusit eh. Siya lang ang testigo. Ilalan niyo si Chapusit, di ba? Kapatid ni Nova Villa yun eh. Alam naman ninyo si Nova at si FPJ nagkaroon ng ano yan, relasyon, di ba? Oh. Eh ngayon, eh, nasabi lang ho natin dito. Bueno, mga kaibigan, eh, yung isang bayan, sabi pa eh, survey niya, ganito eh, malakas si ganong, ganito. Kaya nalilito sila, ha? Eh, survey lang pala pagbabasihan nyo, ba't nyo pa tinayo yung isang bayan? Di ba? Para saan pa yan? Eh, di naniwala na lang kayo sa survey. Di ba tayo sinasabi natin consistent? Huwag kayong maniniwala sa survey. Pera-pera yan survey. Ang daming lalabas na survey ngayon. Ultimong Facebook, di ba? Oh, Facebook kayo magbabase. Eh, kilala na naman na ninyo lahat yung kandidatong yan. Di ba? Alam na ninyo, track record niyan eh. Magbubulag-bulagan ka? Ganon? Kahit alam mo, eh, ito anya eh. Sus Mar Joseph naman. Oh. Eh, pagka ganon ang pinakinggan nyo, yung mga nagsasalita, makikinabang yun? O, nakikinabang yun. Tayo hindi eh. Bakit ka? Bakit mo ikukompormiso yung sarili mo diyan sa mga taga-kampanya nila, di ba? Eh, may bayad dyan eh. Ikaw, may bayad ka ba? Wala ka naman bayad eh. Ba't ka magpapaloko, di ba? Piliin mo yung tama. Sabi nito, survey, huwag kayo maniwala sa survey. Tapos naniniwala pala kayo dyan. Di ba? Sa survey din pala sila babagsak. Eh, ba't pa kayo gumawa ng organisasyon? Di ba? Survey lang pala pagbabasihan ninyo. Oh,
Yan ang tanda ninyo. Magiging consistent ka kapag meron kang integrity o magkakaroon ka ng tinatawag na integrity kapag hindi ka natatangay ng mga maling paniwala. Maling paniwala yan eh. Hindi ka na consistent eh. Di ba? Oh, ang gusto nyo, di ba, tamang kandidato? Eh, ba't pa kayo magbabase sa survey? Di ba? Igiit mo yung tamang kandidato. Hindi yung, nagproklama lang si ganito, nagdeklara lang natatakbo eh. Iba na sinasabi ninyo. Survey na kayo nagbabase. Abay, katarantaduhan yan. Ang tatanda na ninyo eh. Ha? Ginagamit nyo pa sa, ano yan, naglalaro kayo para kuwang kayo. Walang masama, ha? Sinasabi ko. Sabi ko nga, Vice President si Isko, pwede. Sa akin, pwede yun. Si Pacquiao, Vice President, pwede sa akin yun. Masisikmura ko yun, mga kaibigan. Kasi pag nag-Vice President sila, ibig sabihin, meron silang totoong layunin na baguhin ang gobyerno. Pero kung ipipilit nilang presidente, abay, ibang usapan. Question mark yun, mga kaibigan. Hindi tayo nakakatiyak doon. Kasi nga, magbase tayo sa track record, mga kaibigan. O yun, tanggalin mo yung troll ni Bongbong Marcos yun, oh. Yung Malini Cabrido, napin mo. I-block mo na agad yan. Huwag na kayong makinig dito kung iba paniwala nyo. Sayang lang, di ba? Kasi hindi nyo kami mababaluktot. Hindi nyo mababago isip ko. Di ba? Mas marami akong karanasan sa inyo. Hanggang dyan lang kayo sa Facebook. Wala na yan. Oh, para dun sa mga nagtsatsaga pa rin mag-troll dito sa programa natin, huwag na oh, sa iba na kayo makinig. Hindi naman ako namimilit ng tagapakinig eh. Diba? At hindi nyo pwedeng baguhin ang aking paniwala. Oh, mga kaibigan, sigurado yan. Ha? Dahil matagal na tayo dito sa propesyong ito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!